Yan, oh. Yan po yung naging problema niya mga ka-GM, no? Yung kanyang pagkakaroon ng stock up yung kanyang pinaka propeller dito, yung kanyang pinaka hélice. Yung nagpapaikot ng kanyang coolant, stock up siya. Ngayon po kung mapapansin po ninyo, may hawak akong isang piyesa ng sakyan. Ito po ay pinagpalitan na at isa itong water pump ng makina. Bali gamit ito ng isang Toyota Camry na 2019 model. Ngayon po mga ka-GM, no? Ito yung kanyang water pump, pero kung mapapansin po ninyo, wala na siyang fully. Yan, wala na siyang fully. At bali ang nagpapagana sa kanya sa water pump na ito ay bali yung kanyang ECU dun sa ating sakyan. Electronic type na kasi siya. Yan po. Kung makikita po ninyo, electronics na yung nagpapagana sa kanya. Yan po. At gusto kong may bahagi po sa inyo mga ka-GM, no, kung bakit po tayo nagpalit ng ganitong pyesa. At atin pong bubuksan ito para may pakita ko po sa inyo kung ano yung naging problema niya. Bakit tayo nagpalit ng water pump dun sa ating Toyota Camry na 2019 model. Yan po siya. At bubuksan po natin, tatanggalin natin yung apat na bolt dyan. 12mm lang yung kanyang size. Pero kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel at paki-pindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload. Bali ito po, no? Ginamit po natin yung ating scanner, yung pang-scan ng ating sasakyan. Bali nagkaroon po siya ng check engine at ang code po niya ay V26CB. Ngayon po, ang description niya is engine coolant, pump, actuator, stock. Yan po, kaya po tayo nagpalit nito at bubuksan po natin ngayon. Gusto ko pong maipakita sa inyo kung ano yung naging kanyang problema. Ayan po siya, no? At kung makikita po ninyo ay mayroon na siyang ano rito, pinaka PCB board. Ayan. At ito yung kanyang mga connector galing dito sa kanyang sakit. Ayan, may mga IC siya sa loob. Bali, hindi natin matatanggal kasi may screw siya rito. Tatanggalin natin mga ka-GM at ipapakita ko po sa inyo. Yan po, bali tinanggal natin sa kanyang housing. May o-ring lang siya dito, o-ring seal. Tapos ito na yung kanyang pinaka hélice, yung kanyang pinaka propeller. Yung kanyang pinaka propeller na nagpapaikot ng coolant. Yung sa kanyang coolant water sa ating sasakyan. Pero kung mapapansin po ninyo mga ka-GM, no? Yan po siya, oh. Mahigpit siyang ikutin. Ito po yung naging kanyang problema, yung stock up po yung kanyang pinaka propeller shaft, yan. Mahigpit siya. May time siya na malambot at may time siya na mahigpit. Kaya hindi na po siya kayang paikutin ng ating ECU. Yung sa kanyang electronics dito. Yan po siya. Oh. Ito, kaya may rubber siya rito para hindi sumayad po dito sa kanyang pinaka-housing. Yan, ganyan yan.
Yan, hindi po siya basta-basta matatanggal kasi nakahinang po siya rito. Kahit tinanggal na natin yung kanyang tatlong screw bolt dyan, hindi po siya matatanggal ka GM. Yan o, nakahinang pa siya. Yan, yun po yung naging problema nito mga ka-GM, no? Bali, stuck up po yung kanyang pinaka-propeller. Kaya po pinalitan natin ng bago dun sa ating Toyota Camry na 2019 model. Yan po, yun po yung nagiging problema nito sa mga ganitong electronics water pump. Yung kanyang engine code is V26CB. Tapos yung kanyang description is engine coolant pump actuator stuck. Yan po yung naging problema nito mga ka-GM. Kaya pinalitan po natin ng bago. Yan po, at ako po patuloy na nagpapasalamat at na-share ko na naman yung aking munting video. At maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsubaybay sa aking mga videos. At sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan po, maraming salamat po.